Isang magandang hapon po muli sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo sa ating binabantayan pong Super Typhoon Goring. Muli pong namata ng mata po nitong si Super Typhoon Goring na may layo pong 125 kilometers west of southwest of Basco, Batanes po yan. Makikita nyo po sa ating pinaka-live radar, no? Ang kanyang hangin po ngayon ay pumapalo na po sa kanyang pinakamalakas na hangin, which is Super Typhoon Category 250 kilometers per hour po. Malapit po pa rin po yan sa sentro at ang bugso niya po ay pumapalo naman ngayon sa 265 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilos na may bilis pong 15 kilometers per hour. So makikita nyo sa ating pinaka-live radar, no? Basco, Batanes po ang kanyang tinatahak ngayon at bandang lugar nga po doon ay sobrang lakas ng hangin at storm signal number 4 hanggang storm signal number 5 po ang nakatala doon. Pero apektado pa rin po dyan ang lalawigan po ng Luzon sa Metro Manila at ilang bahagi po ng Luzon ng Visayas at Mindanao. At kung mapapansin nyo naman, hindi lamang po itong si Super Typhoon na Goring nga ating binabantayan. Meron pa po tayong binabantayan ngayon na isang panibagong bagyo nga po na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga po si Bagyong Haikyu at Bagyong Hana naman po sa Pilipinas na may estimated pong layo na 1,465 kilometers east of extreme northern Luzon po yan. At kung makikita nyo po, no, ito nga po yung direction po nito, ito po si Bagyong Goring natin ay talagang palabas na nga po ng Philippine Area of Responsibility itong linggo po na ito. Pero yung hangin niya po di pumapalo sa 250, which is napakadelikado po lalo na po dito sa bandang Basco, Batanes. Hindi po dapat tayo mabahala dahil siyempre alam naman natin aalis yan paglipas lamang ng ilang mga araw or ngayong linggo po. Pero magkagayon man, lagi tayong nagpapaalala, mag-ingat po yung mga lugar dyan sa Basco, Batanes. At nakita nyo naman, hindi basta-basta itong super typhoon na ito. Talagang malakas po ito. At nakita natin, no? Dalawa pa ang kanyang tatahakin niya, no? Siguro mga ilang oras pa ito, lalakas hanggang sa pababa ng pababa, pahina ng pahina, hanggang sa makalabas po ng Philippine Area of Responsibility natin. Lagi ko po pinapaalala sa inyo, maging I am ready po tayo sa mga posibilidad na mangyari. Dahil marami po tayong binabantayan ngayon, hindi lamang po mga bagyo, mga active low pressure area sa labas po ng Philippine Area of Responsibility natin na posibleng nga po maging ganap na bagyo sa paglipas lamang po ng ilang mga oras. So balikan po natin yung ating binabantayan din na bagyong Hana sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, which is may 110 kilometers per hour na lakas ang hangin, malapit pa rin po sa sentro. At ang bugso niya po ay pumapalo sa 135 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilos na may 15 kilometers per hour. Ito pong may bilog na maliit na yan. Yan po si Bagyong Hana na ngayon nga po ina-expect natin papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility sa loob lamang po ng ilang mga oras or exactly ngayong linggo po. Kaya patuloy ko po kayong i-update, no? And please pakishare po, like, subscribe, and pahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa ating binabantayang bagyo. Maraming salamat.